President Bongbong Marcos versus Senator Aimee Marcos? Sino naman po kayang walang utak ang nagpapakalat nito? Hindi po kasi sila nagtagumpay na pag-awayin si PBBM sa kasi VP Sara. Hanggang ngayon kasi, gusto nilang sirain ang unity team. So pilit sila naglalabas ng mga pahayag na akala nila papatulan ng mga maka-unity team para masira na itong Bongbong Marcos Sara Duterte tandem. Sample po itong post ni Alex Bonifacio. If Marcos Jr. really wants the Philippines to be a great country, he needs to resign and let Sara Duterte take over. Hashtag oust Marcos. Oust Marcos? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan para patalsikin si President Bongbong Marcos? Huwag nang puro salita. Gumawa na kayo ng paraan. Mag-people power na ulit kayo. Tapos, iupo nyo si Vice President Sara Duterte. Sa tingin ninyo, kaya ni VP Sara na i-handle lahat itong nangyayari sa bansa natin? Ako, I voted for Bongbong Marcos and Sara Duterte. Unity po ako. Pero sa totoo lang, hindi pa po kaya ni VP Sara ang maging presidente ng Pilipinas. Hindi nga po ba, ang lakas-lakas niya sa survey noon. Wala pa po yung balitang tatakbo si President Bongbong Marcos. Siya po ang front runner. Pilit siyang pinatatakbo ng tatay niya at ng mga kaalyado ni ex-president Rodrigo Duterte. Pero napilit ba nilang tumakbo si VP Sara? Hindi. Nanindigan si VP Sara na hindi siya tatakbo. Dahil para sa akin, tingin ko lang ha, alam ni VP Sara na hindi pa niya kaya. Ngayon siya ay vice president. Meron siyang 6 years para paghandaan. Para pagdating ng 2028, malaki ang tsansa niya na siya ang susunod na maging presidente ng Pilipinas. Yan ay kung hindi magbago ang isip niya at sabihin niyang hindi na siya tatakbo. Although para sa amin mga unity team supporters, gusto namin tumakbo siya at siya ang pumalit kay Bongbong Marcos. Pero dahil matagal pa po ang 2028, marami pa pong pwedeng mangyari. Kahit nga po si VP Sara hindi pa naglalabas ng statement kung siya ay tatakbo sa 2028. So kahit na anong labas yun ng ganito mga pahayag na mag-resign si PBBM at ipalit si Sara Duterte, sorry po, hindi po mangyayari yan. So may stress lang po kayo, manggagalaiti kayo dahil tatapusin po ni President Bongbong Marcos ang kanyang termino hanggang 2028. So nakikita naman po natin, kapag nagkita si President Bongbong Marcos at si VP Sara, wala po kayong makikitang bahid na sila po ay may hidwaan. Hindi po sila nagpapa-apekto sa kung ano-ano man ang inilalabas itong mga gustong sumira sa unity team. Ngayon, porque hindi nila masira si President Bongbong Marcos at si VP Sara, yun naman pong magkapatid ang kanilang tinatarget ngayon. Ito pong si President Bongbong Marcos at ang kanyang ating si Senator Aimee Marcos. Ito naman po ang kanilang ipinakakalat ngayon. Believe me, mahahati ang pamilyang Marcos. PBBM in the other side and Senator Aimee in the other side. Mabubuwag ang unity team. Aalis si VP Sara, magsasama sila ni Senator Aimee Marcos. Babagsak ang PBBM admin dahil kay FL Lisa at Speaker Martin Romualdez. Tapos sa maliit na box nakasulat, mamili kayo ng kakampihan, PBBM, Pinklawan, CPP, NPA-NDF, USCIA, at Oligarko, or VP Sara Duterte, Senator Aimee Marcos, at DDS. Alam nyo, nakakatawa yung mga naglalabas ng ganito mga prediction. Believe me, hindi po mahahati ang pamilyang Marcos. Hindi po mangyayari itong PBBM in the other side and Senator Aimee in the other side. Baka po nakakalimutan nyo yung sinabi ni Senator Aimee Marcos na sila po ay pamilya at wala pong makakapagbuwag niyan. Ilang dekada po na naghintay ang Marcos family para makabalik sila ng Malacanang, para malinis ang kanilang pangalan. Tapos ito, maglalabas kayo ng gantong pahayag para dumisa na naman ang pamilya Marcos para palabasin nyo na not all is well with the Marcos siblings. Hindi nyo kilala si Senator Aimee Marcos kung ganun. Senator Aimee Marcos, through thick and thin, will stand behind his brother, President Bongbong Marcos. Real talk po yan.
Hindi po mabubuwag ang unit team. Hindi po aalis si VP Sara at magsasama sila ni Senator Amy Marcos. Porke nakikita natin na madalas magsama si VP Sara sa kasi Senator Amy, mabubuwag na ang unit team. Paano pag magkasama silang tatlo? At hindi po babagsak ang PBBM admin dahil kay FL Lisa at Speaker Martin Romualdez. Siya po ang presidente ng Pilipinas and President Bongbong Marcos has a mind of his own. Hindi siya kailangan diktahan ni First Lady Lisa Marcos at hindi siya magpapaapekto dito kay Speaker Martin Romualdez. Our president is a strong president. Kahit na sinabi ni ex-president Rodrigo Duterte na President Bongbong Marcos is a weak leader. PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot. Because nandyan si Marcos. Hindi ako believe siya na. He's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo na may crisis, gano'n. He's a weak leader. Kaya alam nyo, during that time na napanood ko yung video na sinabi ni ex-President Duterte na weak leader daw si Bongbong Marcos, nabawasan po yung aking suporta sa kanya. Dahil kahit na po sinasabi ko sa inyo na supporter ako ni ex-President Rodrigo Duterte at supporter ako ni President Bongbong Marcos, pero if worst comes to worst, I will pick President Bongbong Marcos. Siya po ang pipiliin ko and I am giving my wholehearted support kay President Bongbong Marcos. Kaya nga that time nabawasan po yung suporta ko kay President Rodrigo Duterte para bang gusto niyang palabasin na siya strong leader, si President Bongbong Marcos weak leader. Sa nakikita natin ngayon, sino po ang nagpapakita na siya ay malakas, a strong leader, kundi si President Bongbong Marcos. Minsan tuloy naiisip ko, hindi kaya sinabi ni ex-President Rodrigo Duterte yung weak leader si Bongbong Marcos ay dahil natatakot siya na darating yung araw na lalabas that President Bongbong Marcos is a far better president than he is. Parang ayaw niyang masapawan eh. Although yan po ay pang sarili ko lang opinion. Well, former president is entitled to his opinion nung sinabi niyang weak leader si President Bongbong Marcos, but tingnan niyo po lahat ng ginagawa ng ating presidente ngayon. May mga nagsasabi nga dyan eh, pasalamat si ex-president Rodrigo Duterte, si Bongbong Marcos ang presidente. Kung hindi, aba ipinapasok na rito ang ICC at pababayaan na litisin ng ICC si former President Rodrigo Duterte. So kahit na anong gawin nitong mga naninira kay President Bongbong Marcos, hindi po kayo magtatagumpay. Dahil alam po namin yan. Kaya po marami ang naninira kay President Bongbong Marcos ay dahil sa siya ay isang Marcos. Hindi po nila matanggap na makabalik ang mga Marcoses sa Malacanang. Hindi nagtagumpay yung ilang dekada nilang paninira sa pamilya Marcos. Hindi umubra yung kanilang people power. Lahat ng mga naratibo nila, lahat ng paraan para harangin ang pag-upo ni President Bongbong Marcos sa pwesto. Pero sino po ang nakaupo ngayon? Si Bongbong Marcos. So expect po natin na marami pa tayong makikita, maririnig, mapapanood ng mga paninira na mga anti-Bongbong Marcos. Pero hindi po tayo magpapatinag. Hindi po nila kayang buwagin ang puwersa ng mga bumoto kay President Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas. At bago po ako magpaalam, gusto ko lang po kayong imbitahan ulit to come visit my other YouTube channel, yung pong Tito Manny TV. Please, help me build that channel. Sa mga nakabisita na po at nag-subscribe sa aking bagong YouTube channel, maraming salamat po. At kung bago lang po kayo dito sa aking channel na Usapang Tito Manny, please hit on the subscribe button below, pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa mga videos na ating i-upload. Kayo po, ano ang masasabi nyo rito sa walang patid at walang katapusang paninira kay President Bongbong Marcos?
comment lang po down below, and I will see you next time.